Mabuti naman po, ano? Naisipan nyo ayos yung buhok ninyo. Eh, ilang taon bang di nakaranas ng shampoo yan? Di ba ako matiteta, no, pag nagsugat ako dyan? Di pa naman. Ayaw, may isa pang mukha. Charit lang. Charit lang po yan. Niriban mo kaya, sa tingin mo, babagay? Riban? Sisikapin ko po sa sukdulan ng effort ko. Wow! Talaga? Kung may riban mo kayang buhok ko, magiging singganda ko na si Tia Wurtbach. Ano po? Sorry. Pati kang hairdresser po ako, hindi po ako faith healer. Tingin nga, kung gusto niyo maging kasingganda ni Tia Wurtbach, kailangan po ipanganak kayo ulit. Yung reincarnation. Sandali lang, ha? Hello? Gwyneth? O, ano? Sandali. Teka nga, ano pa? Ulitin mo nga. Sa ospital? Viveka! Viveka! Ano ba? Hoy, ikaw nga muna dyan. Sandali lang. Sige. Hoy! Saka pumunta sa gali! Yung buhok ko! Don't worry, madam. We'll be right back. Ano ba namang parol to? Ganda-ganda ko kayo. Ano talaga nangyari kay nanay? Ano sabi ng doktor? Under observation. 24 hours daw. Na-x-ray na rin yung ulo. Nihintay na lang yung resulta. Ano ba talaga nangyari? Galing kasi kami sa isang corporate event. Nakita ng nanay mo si Henry, may kasamang babae. Si Henry? Oo. May kasamang babae. Mukhang galing sa shopping. Ayun, na-imbiyaw ng nanay mo, sinugod. Galit na galit. Kapal talaga ng mukha ng chonggong yun. Eh, umutang pa kay nanay yun ng 10,000 na isang araw eh. Yun na nga ang sabi ng mudra mo, umutang ng 10,000. Tapos, ayun, nakita nag-shopping, nakita na nanay mo sinugod. Yung Henry, run ng run. Run, Lola, run. Eh, ang bilis na nanay mo tumakbo. Sinundan, run. Estikete, run din. Ayun, nahagip ng jeep. Ayan. Ano talaga yung lalaki na? Sa palamukha. Saan siya nalang nasagasaan? Nay. Uminom ho muna kayo. Ano ba bang gusto nyo kainin at kukuha ko kayo? Sige na ho. Gusto pa ako. Ay, nay naman. Nakailang dramatic highlights na po kayo. Nagiging predictable na ang talambuhay nyo. Baka gusto nyong itago muna yung luha nyo sa tukador. Nakakatsaka ho yan. Hindi ko pa si kaya. Ang sakit eh. Nasasaktan ako. Sige na nga, idaan na lang ho natin sa lafang. Ang sakit-sakit. Nasasaktan ako. Eh malamang, masakit talaga. Tinurotot kayo nung lalaki nyo, di ba? Teka nga. Bakit ba hindi ka affected? Drama-drama na nga ako dito. Kasi naman, Nay, hindi naman ho iniiyakan yung lalaking ganyan kamukha ni Henry. Ang dapat yung iniiyakan, si tatay lang. Tatay mo, sinungaling tsaka taksil, iniwan ako. Nay, nategi ho si tatay na shigok. Kaya niya kayo iniwan dahil pinatao siya ni Lord. Kung gusto niyo sumunod kayo, kung gusto niyo. Naman. Hindi ba kataksilan yon? Sabi niya forever and ever kami. Pagkatapos, iniwan niya ako. Tinan mo ngayon.
nag-iisa ako. Tsaka malungkot ako. Nay, andito pa ho ako. Kaya nga, pero siyempre iba yung jowa. May nag-aalaga, may nagmamahal. Nay, inaalagaan ko ho kayo. Mahal ko kayo. Oo nga, pero siyempre iba yung jowa nga. Yung for better or for worse. To love and to hold. Ay, Dr. Knight, pwede ba tigilan nyo na yung dialogue nyo na yan? Ayun, kumain na lang ho kayo. Magpalakas, magpagaling. Di ba yun ang sabi ng doktor? Yeah. Gusto mo kalamansi? Masarap to may kalamansi, eh. Special to, eh. May seafood. Walang effect. Oh, mga bakla, mauna na ako. Kayo na munang bahala dito. Kasi trabaho kayo. Yes, madam. Sige po, bye, madam. Bye, madam. Happy New Year. Sa palagay niyo, mga bakla, ilang taon pa kaya yung itatagal ni Madam Chiki? Magtatagal pa yan. Kai-stem cell lang. Tsaka botox yung hinuulam niyan, dahil mamatay tayo sa inggit. Ano ba yan? Ay! Nagkita nga pala kami ni Tom ng isang araw. Kumusta ka daw? Ay, oh! Gusto kong mukha na yan. Walang reaction. Dalagang Pilipina ang peg! Eh, bakit? Ano ba dapat kong reaction? Wow! Niyaya ka daw niyang kumain? Direject mo lang? Naku, Diyos ko. Lalabas pa? Huwag na, no? Cost-cutting nga ako, di ba? Day naman? Mano ba naman kumain lang kayo ng fishball, tapos gulaman? Ang mura na nun, wala pang 50 pesos yun, oh. 50 pesos pa rin yun. Kung walang 50 pesos, walang 100. Kung walang 100, walang isang kyaw. Kung walang isang kyaw... Ang kunat mo talaga. Tsaka, gusto ko naman. Kawawa naman yung nanay ko, no? Ako pa ba nung magla-love life habang yung nanay ko nakahiga sa banig ng kasawian, hmm? Di bali na lang. Grabe ka, ha? Baka magka-cancer ang matris mo niyan. Bakla ka pa ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa gym. Madaming boys doon. Ayokong sumama sa gym nyo. Nakakabagal magsalita. Oo, bakla ako. Pero, mas anak ako kaysa bakla. Ay, clap. Gusto ko yun. Uy, pahawak lang. Pahawak lang. Nang mahawaan naman ako ng kabanalan mo. Natutunaw ako, ha? Bakla, paano ka hindi matutunaw? Eh, parang tupok na yung ginagawa. Diba? Huwag mo namang sunugin. Uy, oo. Ayusin mo, oh. Hindi, syempre, charit lang, diba? Charit ko. Buti ka pa, Trudy. Masaya ang buhay mo. Ako, eto. Namatayan ng asawa. Tapos, nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Kaya nga minsan, naisip ko na... Na ano? Na sana sunduin na lang ako ng asawa ko. Ano ka ba, baby? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Wala namang perpektong buhay. Lahat tayo. May mga pinagdadaanan din kaming problema, ha? Hindi. Ikaw, tinan mo. Maganda ang buhay mo. Masasaya kayo ng mga anak mo. Nakatira kayo sa subdivision. May gwardiya. May hamsang kalye. Samantalang ako, tinan mo pa yung itsura mo. Meron ka pang alindog. Eh ako, tumatanda ako mag-isa tinagpilitsura ko. Ano ka ba? Kung ano-ano naman ang mga sinasabi mo dyan eh. Hoy ha, ang ganda ka pa din. Hindi. Ewan ko ba? Hindi naman ako naghahanap ng perpektong jowa. Gusto ko lang naman makakita ko ng magmamahal sa akin.
Makikilala mo rin yung ganyan. Kailan? Darating din yan. Naku, eh kailan pa? Parang 100 million times mo na sinabi yan eh. Nasaan ba siya? Nasaan ba yung tukmula yan? Eh huwag mo na kasing hanapin. Eh bakit kasi siya nagtatago? Ayoko naman mawala ng pag-asa. Gusto ko lang namang mahanap yung papalit sa namayapa kong asawang si Moises. Alam mo, Mare, dasal pa more. Itodo mo na. Baka makulit ano sa akin si Lord. Huwag ka mag-alala. Sasabayan kita. Nay, blong-blo ah. Saan ang punta? Diyan lang, sa seminar. Oh, talaga saan? Sa Ortigas. Sino kasama mo? Ito yung mga taga-real estate. Anak, ngayon, focus muna ako sa work ko. Ayoko muna yung mga lumalove life na yan. Ayoko muna pumapag-ibig. Sure ka dyan, Nay, ha? Baka naman mamaya, after a few weeks, eh, iba na yung chinachant mo dyan. Hindi. Career muna bago love life. At manali ka sa akin. I've changed. Bye-bye. Aray, you've changed. Wow. Nay, di ba sa June pang fiesta, bakit parang may papiging? Eh, kasi anak, naglinis ako ng konti, tapos sinipag ako magluto. Talaga? Sinipag din kayo mag-bangles, no? Oh, tsaka flowers. Oh, tsaka parang pang isang batalyon, ano? Parang minaamoy ako. Ah, baka yung niluluto kong gulaman. May bisita kayo, ano? Eh, anak, ganito nga yun. Kasi meron ako nakilalang, parang real estate agent dun sa seminar. Uh-huh. Alam mo, gwapo siya, tas mabait. Mayaman, magaling siyang agent. Kaya nga siya yung goal ko ngayon. Talaga na yung goal? Parang target, ano? Ay, hindi ganon. Yung parang siya yung gusto kong gayahin para yumaman ako, ganun. Hindi personal na naman yun. Parang yun lang yung... Trabaho lang. Trabaho lang. Naku, ayun na siya. Amoy agba ko. Amoy gulaman. Mag-change outfit pa ba ako? Okay na yan. Ay, di ba trabaho lang yan? Walang personalan. Okay na yan. Ay, okay naman. Ay, personalan na to. Ah, Oli! Hello, baby. Flowers for you. Thank you, Oli. Anak, si Oli, siya yung sinasabi ko sa'yo na agent ang magaling. Ito yung anak ko, si Jules. Oli. Siya. Glad to finally meet you, Jules. Oh. Magaling ba siya, Nay? Oo, magaling. Eh, ano pa nga bang iisipin ko, ano? Eh, yung nanay ko parang nakatagpo na naman ng potential na forever. Diyos ko, parang kailan lang umangawa ng umangawa dahil niloko siya ni Henry. Eh, ganyan din yung ginawa sa kanya ni, ano, yung dati niya, yung ex niya si Primo, yung may-ari ng laundry shop dyan sa kabilang barangay. Kinala ko yun. Eh, pinagpalit siya sa mas bagets sa kanya na taga-call center. Tapos ngayon, to naman daw Orly ngayon, parang yun na raw ang kanya magiging hashtag forever. Kakaloka. Naku, si motherhood talaga walang kakupas-kupas. Eh, kamusta naman ang mukha ng bagong collab team ni mother? Ay, naku. Wala akong tiwala doon sa mukha nun. Parang bait-baitan school of acting. Si Ma'am Shimo kasi, madaling ma-fall. Hopeless romantic.
Iba naman ang hopeless romantic sa authentic na sungaers. Eh, imbes na matuto sa mga past relationships niya, yung mga mali, eh, sige pa rin ang lola mo. Ano ka? Siyempre, pagdating sa pag-ibig, basta't may tumawag, sasagot at sasagot, something like that, ganon. Patigilan niyo nga ako sa mga hugot lines nyo, no? Eh, bakit ako naman? Wala akong time dyan sa mga pag-ibig-ibig na ganyan, mga love-love. Eh, ikaw naman, hindi ka tao, eh. Sa'yo talaga galing yan, ha? Serious ako. Di ba AAA batteries nila nagpapatakbo sa'yo? Ni hindi pa rechargeable. Oo. Oh. Alam mo, kangina ka pa, eh. Mga minchong, tinatanggihan mo. Eh, naku, hindi pa ako pwedeng makipagrelasyon, ano? Masasayang lang. Eh, di yung hindi seryosong relasyon. Di ba fling-fling pa, tikim-tikim, ganon. Irarampa ko yung sarili ko, ganon. Ilalako ko, iyoko, tsaka. Ay, linis. Ano naman ang ginagawa ng mga dating apps sa cellphone mo? Eh, kung hindi ka naman teki, eh di manutsut ka sa plaza. Day, andali. Isang stick lang ng barbecue, only rice. Check na. Sige naman. Ang daming mga kamukha natin na hindi gumamit ng only rice para makatagpo ng tunay na pag-ibig. Basta, ang importante sa atin, magtrabaho. Maging mabuting anak, mabuting tao, at magmahal ng tama. Ganon. Tapos, wow. Na. Wow! Alam mo, dahil pinakamaganda mong gagawin, mag-alaga ka ng 10 pusa. Turuan mo silang kumanta. Uy, bakla ka, nakakaloka. Lalunin ka yata niya mo. Kutrudy, magugustuhan mo talaga itong si Orly. Kasi ano siya eh, matalino, mabait, gwapo. Alam mo, Mars, feeling ko siya na talaga. Feeling ko, he's my destiny. Talaga lang, ha? Baby! Naku, baby ko! Ayun na siya, ayun na yung forever ko. Orly! Hi! Oh, hi, Orly! Hello. Upo ka. Thank you. Orly, best friend ko, si Trudy. Trudy, si Orly. Kilala mo na siya sa mga kwento ko. Yes, oo. Hi, Trudy. Kamusta ka? Hi, Orly. Kamusta yung meeting mo? Gusto mo bang kumain? Kasi meron akong kasama dyan. Di ba paborito mo yun? Maya-maya na lang. Medyo napagod ako eh. Pero worth it naman kasi maganda yung naging meeting. Actually, naka-jackpot ako, nakabenta ako na isang property. Wow, talaga? Oo. Oh, he's so good. Galing niya, di ba? But you know what's better? Naghahanap sila ng investor. Hindi kinikilangan malaking pera. Talaga? Pero alam ko, this is a good property, magandang development, kaya ito ay magbubuo. Saan banda? Sa Commonwealth area. Ano siya? Condo na resort type. Di ba ikaw, baby, naghahanap ka ng mapag-i-investan? I think this is it. This is your chance. Ito ang pot of gold na project. Talaga? Just trust me on this. Kikita tayo dito. Uy! Sige, gusto ko yan, gusto ko yan. Good. That's a good decision. Gusto mo ng ano? Gusto ko nang tanggapin yung offer sa akin sa Middle East. Kasi tinawagan ako nung dati kong kasama sa training. Gusto na niya umuwi dito sa Pilipinas. Eh, ako yung naisip niya i-recommend, ah. Ano naman na gagawin mo doon? Magre-rebanda mga Arabo? Gaga. Tagaayos doon ng isa sa mga members ng royal family. Talaga? Ay, bongga. Nabi mo pa. Si bakla nga, ang dami nang nabiling lupa dito sa Pilipinas. Ay, gusto na niya umuwi. Kaya lang, papayagan lang daw siya kapag ka nakahanap na ng papalit sa kanya. Pero kailangan yung singaling daw niya. Pero alam mo, mas magaling talaga ako dun.
Kaya lang, mas adventurous si bakla. Eh, di malaki yung sahod doon. Dinabi mo pa. Kaya nga si bakla, dami nang napundar dito, ano? Tapos, kapag daw galante talaga yung pinsan ng royal family, kapag natuwa sa kanya, binibigyan siya ng mga alas, ganun. Pero pagka nagalit sa kanya, pepakain siya sa lakamel, ganun. Eh, tiyos na yan. Tiyos na yan. Well, alam mo, maganda yung offer, ah. Mm-hmm. Kaya lang, iniisip ko, paano naman si Motherhood of Nations? Kaya mo bang iwanan si Tita Baby? Change topic. Malalim yata yung iniisip mo. O eto, magkape ka muna. O gusto mo gatas? Ah, hindi po na yun. Okay lang po ako. Salamat. Oh. Say mo na. Say mo na. Nay, kung sakali po ba na mag-abroad po ako, okay lang po ba? Abroad? Paano? Kailan saan? Nay naman, grabe naman po yung reaction niyo. Kung meron lang pong mag-offer, ganun. Offer? Iniisip ko kasi, Nay, maging maginhawa naman yung buhay natin. Kasi, sa nakikita ko, parang kahit na maganda ko ba na ako sa katatrabaho, hindi pa rin kita mabibigyan ng marangyang buhay. Eh, anak, hindi ko naman kailangan yung marangyang buhay eh. Okay na sa akin to, yung kumakain tayo, meron tayong sariling tirahan. Pero kung pag-abroad yung kakaligaya mo, edi okay. Kung yun yung magpapasaya sa'yo eh. Sure ka ba? Oo naman, nak. Wala naman nanay na humahadlang sa ikabubuti ng anak, hindi ba? Anak, meron na akong gagawin sa kusina, ha? Kape? Ikaw ah, si bahay ka. Yan lang. Ay, ano ka ba, Orly? Gusto ko lang maka... Orly, amala... Anak. Ano pong meron? May meeting kami. Meeting kami sa taas. Kwentuhan, ganun. Usap. Sarap nga yung kwentuhan namin. Oo, masarap yung kwentuhan namin. Nakakatuwa to si Orly. anak, kumain ka na? Sana, kakain pa lang. Halika na, halika. Kain tayo. Orl, halika. Kain tayo. Anak, halika. Kain tayo. Dali. Parang wala na akong gana. Sure ka na ba sa gagawin mo? Oo. Ano ka ba? Napag-isipan ko na to. Tsaka, magaling naman talaga si Orly sa ano? Sa mga ganyang realty-realty na yan. Tsaka, naniniwala ako sa kanya sa sinasabi niya na pag magbo-boom yung property,
Magbo-boom talaga. Pero matagal mong iningatan yung 250,000 na yan. Galing pa yan dun sa insurance ng asawa mo. Hindi mo talaga ginagalaw yan sa bangko. Di ba ang sabi mo, gagamitin mo yan para sa retirement mo o di kaya sa kahit na anong emergency. Tapos ngayon, i-invest mo? Eh, kesa naman sa kakapiranggot na interest. At saka siguro, alam ko magaling si Oli, hindi naman niya sasabihin na pot of gold yung investment kung hindi naman totoo. Talagang sagad talaga ang sampalataya mo dyan sa lalaking yan. Basta naniniwala ako na magaling siya, kaya nga mag-i-invest ako eh. At saka, para sa amin na rin yun. Para sa inyo? Bakit niyaya ka niya na bang magpakasal? Ano ka ba, Mars? Hindi. Getting to know pa lang kami, girl. Ano ka ba? Bakit mo pagkakatiwalaan ng 250,000? Wala kasi parang pakiramdam ko. Parang siya na. He's my destiny. Ano man natin? God help you. Hindi. Feeling ko talaga, he's my destiny. Kaya mo na. Okay naman yun si Orly. Oo, nakapag-decide na ako. Go na ako dyan. Talaga? Sasabihin ko na dito, ha? Ipapa-arrange ko na yung interview mo. Kumuha ka na rin ng health certificate para ready ka. Oo, ito na nga. Tinitingnan ko na yung mga papeles ko, eh. Basta, promise, ayusin ko to agad-agad. Sure na ako dito. I'm excited naman ako for you. Sa wakas, makakalabas ka na ng Pilipinas. Oo, sa wakas, may experience ko na rin makapag-travel. Oh, push na yan. Sige, ha? Balitaan. Oh, sige. Oh, sige, bye. Oo, best. Final interview na. Tapos lilipad na ako. Wish me luck, ha? Oh, sige, tawagan kita after. Oh, sige, bye. Hello? Anak, tulungan mo ko! Oh, Nay! Bakit? Ano nangyari? Nasaan kayo? Anak, puntahan mo ko dito sa presinto sa may atin. Presinto? Ospital, sa presinto ko kayo sinusundo. Diba naman yan, Nay? Ba't naman ganun? Eh, hindi ko naman alam. Hindi ko naman kasalanan to eh. Ako na nga ang biktima eh. Malay ko ba na swindler yung si Orly? Ako pa nga sinasabi niyang pasimuno nun eh. Hindi ko naman alam yun eh. Siya nga may alam nun. Ako pa pinagbibintangan niya. Eh, bakit ba naman kasi nagtiwala kayo doon sa lalaki na yun? Eh, kasi matalino. Guwapo, mukha namang sincere, tsaka maganda siya magsalita. Nay, siyempre, meron ba naman swindler na sinabi na mandurugas siya? Malamang bait-baitan School of Acting yun. Baka na namang magalit. Ako na nga biktima, nagagalit ka pa. Mabuti na lang, si Aling Trudy, nagpatunay na talagang niloko kayo. Dahil kung hindi, ikaw talaga madidiin, makukulong ka pa. Diyos ko, nakakaloka talaga. Oo nga, buti na nga nung nandito ka. Salamat, ha. Uy, teka, di ba meron kang interview? Doon yung final interview mo. Tapos ka na. Napumasa ka ba, anak? Hindi, Nay. Wala yun. Hindi na ako nakapunta. Nag-text na yung kaibigan ko. May nakuha na raw silang iba. Naku, Jules. Okay lang yun, Nay. Kasalanan ko to, eh. Hayaan nyo na ho yun. Meron naman akong trabaho dito sa parlor. Ang importante, walang masamang nangyari sa inyo. Naku, ang swerte-swerte ko talaga. Alam mo, kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala ka, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Swerte-swerte ko, anak. Nay, ramdam na ramdam ho ng buong barangay ang pagka-emote ninyo.
Isipin nyo na lang, swerte pa rin kayo kasi swindler ang nakilala nyo, hindi killer. Eh kasi anak, lungkot-lungkot naman ang buhay ko. Wala na akong love life. Wala pa akong pera. Nadamay ka pa sa katangahan ko. Huwag nyo ako isipin, Nay. Baka hindi talaga para sa akin yung trabaho na yun. At saka, marami-rami na rin ako naipon, Nay. Balak ko sana magtayo na ng sarili kong parlor. Talaga? Kaya huwag ka naman depress. Kasi magiging busy na tayo sa pagpapalago ng bagong business natin, ha? Oo, anak, alam mo, pag nakapagtayo ka na ng parlor, pinapangako. Ay, sandali. Ay, Henry, anong ginagawa mo rito? Babe, patawarin mo ako. Hindi na mauulit yung nangyari. Please, tanggapin mo ako. At na-realize ko na ikaw lang ang nagmamahal sa akin ng totoo. Henry? Nay, palayasin mo yung tokmo na yan. Niloko ka na niyan. Paluhod-luhod pa ngayon. Jules, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kaya humihingi ako sa'yo ng tawad, kundi sa nanay mo. Babe, pangako, hinding-hindi na kita sasaktan. Isinusumpa ko yan. Okay lang yun, Henry. Matagal ka na naming isinumpa. Ano ka ba? Ano ka ba, Jules? Ito naman, si Henry na nga yung humihingi ng tawad ng mama, tigas ka pa. Diba? Kung ang Diyos nga nakapagpatawad, tayo pa kayang tao. Salamat, babe. Ibang klase ka talaga, babe. Salamat. Ay, ibang klase ka talaga. Ibang klase kang tanga. Ano yan, ha? Naniniwala naman ako na mapagpatawad ang Diyos. Pero Diyos ko naman, si Henry, non-biodegradable lang sincerity nun eh. Siguro wala na mabola yung kaya bumalik kay nanay. Eto namang nanay kong magaling, paniwalang paniwala. Nakakaloka. Alam mo ba yung kasabihan? Na walang gamot. Ang hindi ko maintindihan, bakit naman hindi nakikita ni nanay yung nakikita ko? Eh napakatagal ng sinungaling nung Henry na yon. Sarap sampalin ng blower ang pagmumukha. Hakabanas eh. Sabayan mo pa ng pagbuhos ang kumukulong coconut oil. Alam mo, isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy yung... Hindi ko na tinuloy yung trabaho ko sa abroad. Kasi alam ko na hindi ako makakapagtrabaho doon ng maayos pag nandun na ako. Eh malamang, nandiyan pa lang ako sa departure area. Naghahasik na ng lagimang nanay ko. Hello. Bakla, kahit kumuda ka pa ng kumuda, wala ka nang magagawa. At wala din kaming matinong maipapayo sa'yo. Kaya mabuti pa, mag-gay bar na lang tayong tatlo para makalimutan mong may problema ka. Yan! Gay bar pa? Gastos lang yan, ano? Kalokang to. Sige na ako na magbabayad. Kuripo to, kadami-daming pera. Eh bakit ikaw nagagalit? Di ba ikaw ang nag-alok? O, ayaw mo ba? Anong oras ba? Ngayon ba? Hindi ka na. Hintay natin. Tara na. Nasaan si nanay? At bakit nandito ka? May binili lang sa labas. At bakit hindi ikaw ang bumili? At saka anong ginagawa mo dyan sa harap ng kwarto ko? May hinahanap lang ako yung susi ko na misplaced. Kaya... Saan yung perang mga ipon ko? Rilo ni tatay. Nak, buti gising ka pa. Binala kitang pagkain, no? Kasi nag-date kami. Tsaka... Nasaan yung pera ko? Pati yung antigong relo ng tatay ko, nasaan? Anong pera? Anong relo? Yun ba ang ginamit mong pangsuhol sa nanay ko? Sandali. Ay, Jules.
Pinaparatangan mo ba si Dal? Sinong Dal? Hindi, si Nay! Nawawala yung pera ko. Yung matagal kong inipon, yung pagpatayo ko ng parlor. At saka alam mo yun, yung relo na binigay sa akin ni tatay. Si Henry lang naman na nakita kong kanina nandyan sa kwarto ko. Oy, Jules. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Babe, hindi ko gagawin yan. Maniwala ka sa akin. Oo, naniniwala naman ako sa'yo eh. Mas naniniwala... Nay! Ano ka ba? Siya nakita ko nandiyan sa may kwarto ko. Pagtingin ko nito, ayan o. Wala na yung mga pera ko dyan, tsaka yung relo. Sino kukuha ng multo? Jules, tumigil ka na nga. Alam ko na ayaw mo sa akin. Pero, huwag naman ganito. Ginagawa mo ako ng istorya para siraan ako sa nanay mo. Huwag ganun. Tayo na lang dyan. Ay, sandali! Henry! Henry! Ayoko na. Henry, huwag ka namang umalis. Henry, huwag mo naman akong iwan. Huwag ka umalis, Henry. Ayoko namang umalis eh. Pero, nagbibintangan ako ng anak mo eh. Hey, ayokong maalagay ka sa alanganin. Alam ko, mahal mo ang anak mo. Siya ang paniniwalaan mo eh. Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Baka nagkakamali lang si Jules. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya na mag-sorry siya sa'yo. Ako mag-aayos dito. Ako na humihingi ng pasensya sa'yo. Sige na. Tsaka na lang tayo mag-usap. Okay? Hindi ako matatahimik hanggat hindi natututoy ang anak mo na respetuhin ako. Henry, hindi. Ako na bahala. Sige na. Ayoko na. Huwag mo ako iiwan. Ayoko na. Dal! Dal! Ano, Jules? Ano ba problema mo kay Henry? Alam ko, ayaw mo siya para sa akin. Alam ko, ayaw mo magkabalikan kami, pero foul na to! Anong foul doon? Bakit ka nag-iimbento ng kwento? Bakit mo siya sinisiraan para magkasira kami? Ano? Ayaw mo ba ako maging masaya? Gusto mo ganito na lang? Parati ako umiiyak sa lungkot? Yun ang gusto mo? Ay! Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Mabuting tao si Henry. Magpapakasal kami. Tapos itong gagawin mo sa akin? Napaka-selfish mo! Ako? Oo! Oh! Ako pa talaga ang selfish, Nay? Eh, halos buong buhay ko nga umikot na lang sa inyo eh! Panay ako trabaho para mabuhay tayong dalawa. Oh, ngayon, ano? Sinusumbat mo sa akin yon? Sinusumbat mo? Hindi ko naman kailangan isumbat na eh. Pero ang sakit mo naman magsalita pag sasabihin mo ako. Selfish? Eh, puro ikaw ang iniisip ko bago ang sarili ko, Nay. Ikaw muna ang iniisip ko. Bakit sinabi ko ba sa'yo, unahin mo ako? Sinabi ko sa'yo, unahin mo ako? Hindi mo naman kailangan sabihin, hindi mo naman kailangan hilingin. Nanay kita, mahal kita. Oh, yung pagmamahal mo ganito, ayaw mo maging masaya? Ganon, yun yung klase ng pagmamahal mo? Eh di selfish yun. Selfish ang tawag doon. Hoy! Jules! Bumalik ka nga rito! Jules! Hoy! Thank you.
himala, anong meron? Magwawala ako. Tama yan, girl. It's about time. Kung ako sa'yo, pumunta sa bar ni Laila. Madaming pogi doon. Pero teka ha, mukhang nabago yata ang ihip ng hangin. Dahil sawang-sawa na akong kaiisip ng iba. This time, sarili ko naman ang paliligayahin ko. Officially, magwawala ako. Bongga yan, girl. Pak na pak. Good luck. Babush. Swerte ko talaga. Alam mo, kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala ka, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Swerte-swerte ko, anak. Marami-rami na rin ako naipon na eh. Bala ka sana magtayo na ng sarili kong parlor. Talaga? Kaya wag ka na ma-depress. Kasi magiging busy na tayo sa pagpapalago ng bagong business natin, ha? Puro ikaw ang iniisip ko bagong sarili ko, Nay. Ikaw muna ang iniisip ko. Bakit sinabi ko ba sa'yo, unahin mo ko? Sinabi ko sa'yo, unahin mo ko? Hindi mo naman kailangan sabihin. Hindi mo naman kailangan hilingin. Nanay kita. Sandali! Oh, Gwinnett! Si Jules? Wala nga eh, hindi umuwi. Si Jules hindi umuwi? Oh. Saan napunta? Eh, akala ko nga kasama ninyo eh. Hindi nga sumasagot sa tawag ko eh. May tatanong kasi ako sa kanya. Di ba sa kanya tong relo? Ah, oo. Bigay ito sa kanya ng tatay niya bago namatay. Saan mo nakuha? Nakuha ko sa koleksyon ni Mrs. Imson. Binenta daw sa kanya kahapon. Nino? Binenta daw sa kanya ni... ni Henry mo. Sinabi ko kay Mrs. Imson, kay Jules to, kaya pinahiram sa akin. Ipapakita ko sana sa kanya. Sana ba siya? Eh, umalis eh. Nag-away kasi kami. Nag-away kayo? Bakit? Eh, kasi, ano eh, yun nga, hindi ako naniniwala na pinagnakawan siya ni Henry. Tapos kung ano-ano sinabi ko sa kanya, naku, ano bang nagawa ko sa anak ko? Diyos ko naman. Naku, nasa kaya yung anak ko? Saan natin nahanapin si Jules? Wala sa inyo, wala rin sa amin. Nasa na yun? Sana man lang tumawag, kaso wala. Kaya nga, ikinukontak ko sa cellphone niya, hindi naman sumasagot. Nasa na yun? Saan ko hahanapin yun? Puntahan kaya natin sa presinto, kaya sa ospital? Naku, baka sumapi na yun sa sindikato, kaya... tumalo sa tulay, pagtas pumunta sa bundok, sumabi sa mga rebelde. Ang OA naman ang imagination mo, Tita Baby. Hindi naman ganyan si Jules. Hindi naman siya lukalukang tulad mo.
Saan kaya natin mahahanap si Jules? Kung nga alam eh. Ganito na lang, girls. Maghiwa-hiwalay muna tayo sa paghahanap. Ako, pupunta ako sa barangay. O, sige. Pupuntahan ko yung kumpare ko dun sa presinto. Ikaw, baby, umuwi ka na. Sige na, magpahinga ka na, ha? Dadaanan na lang kita doon mamaya, ha? Kami na muna maghahanap. Sige. Ha? Uwi ka na, ha? Uwi ka na. Diyos ko, mahanap ko naman sana yung anak ko. Aling baby! Aling baby! Oh, bakit? Yung anak niya po, si Jules. Ha? Andun. Nasaan? Saan? Sama mo ko? Yan po, aling baby. Jules! Jules! Anak ko, Jules! 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 Buhay ka, anak! Buhay ka, anak! Buhay, Jules! Nay! Binilit kong maging masaya, Nay. Ang tagal kong pinagkaitan ng sarili ko, Nay. Kasi, mas pinili kong maging anak mo. Kesa sa sarili ko, Nay. Pero bakit ganun, Nay? Bakit sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, baliwala sa inyo? Anak, hindi totoo yun. Hindi. May mga nakilala ko mga lalaki na yun. Eh, pag-inuman ako sa kanila, tapos inahaya nila akong sumama sa kanila. Sabi, happy-happy lang daw. Pero nung dadalhin na nila ako sa Eskinita na yun, alam mo ginawa ko? Ano, anak? Nagbago isip ko. Tumalikod ako. Tumakbo ako. Tumakbo ako. Bakit, anak? Kasi ikaw pa rin ang iniisip ko, Nay. May mga lalaki na yun. Pero ikaw pa rin. Kasi iniisip ko, Nay, paano kung may gawin silang masama sa akin, ha? Paano kung maiwan ka na lang mag-isa? Ayoko nun, Nay. Ayoko mag-isa ka, Nay. Ayoko mag-isa ka, Nay. Ayan na! Ano ba yan? Di mag-upet? Naku, anak, natupad mo na rin ang pangarap mo magka-parlor! Oh. Congratulations! Oh, masaya kami para sa'yo! Salamat, ah! Oh, pasok kayo! Pasok may na kayo! Sa may handahan sa loob! Pasok kayo! Pasok alam kayo! Mo, anak, masaya na ako nakikita. Masaya ka. Tsaka yung merong nagagawa sa buhay. Iba palang pakiramdam. Alam mo, Nay, mas masaya ako na masaya ka. Pero okay lang ba na wala kang ano? Love life! Oo, sigurado ako na. Hindi ko na masyadong iniisip yun. Kasi, diba, sabi nila, dadating ang pag-ibig, pagdarating yan.
in God's perfect time, sabi nga nila. Dito ko lang pala matatagpuan. Yes? Yung bagong salon na sinasabi nila, magpapatrim kasi ako. Oo, sa anak ko. Cute, ano? Nay. Oo, dun mo. Joke lang. Ikaw makareak. Alika, alika. Pasok ka. Pasok. Oo. Di ba, ang ganda ng palo ng anak ko? Oo. Ay, alis ka dyan. Sabi nga, hindi napipili ang magulang. Pero pwede nating piliing mahalin at tanggapin sila. Ano pa man ang kulang o sobra. Dahil ganun ang pamilya. Walang kondisyon, walang limitasyon. Kasama sa hirap at kinawa.